So, ayun, nasagot kaagad yung tanong ko sa isip ko. So, sinunog niya ang katawan niya para makapagpanggap siya effectively as Ibarra. Taas ng respeto ko kay Elias dito. Tinrago na ka na maray! Makawala ka yung puso! Ayoko nang tumainig pa buong buhay ko! Parati ako sinasabihin niya tumainig! Sumunod makinig! Paulit-ulit ako sinasabihin na gano'n! Nung kami ba darating kasusto mo? Hindi ako magpapakasal, lalong-lalo na sa Alfonso Linares na yan. Grabe palaban si Mara Clara. Gusto ko yun. Hello guys, good morning, good evening, good day. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Yes, another day for us to react to Maria Clara Tibara. We are now at episode 77. And yes, bago ang lahat, meron tayong mga shoutouts sa mga outstanding na mga comments from our video yesterday. So first off, we have here a comment from Shayna Christer Bagiwa. Ang haba ng comment niya, sabi niya, that heartbreaking grieving scene with Sisa. Tapos crying emoji, Barbie's incredible acting strikes again. Jack, in a recent interview, said, ewan ko ba, naturally born talaga siya na isang napakahusay na actress na dami naming natutunan sa kanya. Hindi kami pwedeng magkamali dahil isang Barbie Fortesa ang ka-eksena namin. Palaging one take lang. Wow, palaging one take. So parang ang dating is sobrang veterano na talaga si Barbie, no, sa acting. And sabi pa dito, in an interview with David Licao ko siguro to, napakahusay na actress ni Barbie. Natural na lang ang chemistry dahil sa husay niya. Act and react na lang ako sa mga binibitaw niya. Sa mga simpleng adlibs ko, nakaka-react talaga siya ng napakaganda. Napakahusay talaga niya. Wow. Sa tagal kong nakafollow sa kanya, I agree 100%. Sisa, Elias. Oh, parang fan din siya ni Sisa at ni Elias. Shoutout sa iyo, Shayna. Christer Bagiwa, love your comment. And next is from Ransky Go. Sabi ni Ransky, hopefully in the future makakakilala si Binibining Klein ng isang Fidel. Sayang ang naudot nilang pag-ibig. Napaiyak ako sa hiwalayan at pagpapaalam ni Binibining Klein kay Fidel at Maria Clara. Bukas na ang El Fili. Kudos sa lahat ng mga cast ng MCI. At thank you po Kuya Nephi for all the reaction videos mo. Excited ako makapanood ng mga reaction videos mo. Kaya palagi ako nakasubaybay kahit umaga ako nakakapanood dahil sa tawag ng tungkulin sa gabi. Oh, so ayun pala. Morning lang siya nanonood. Maraming salamat sa iyo, Ransky, ha? And sana mag-enjoy ka talaga sa mga reactions natin. And lastly, sabi ni Samuel V. Moreno, Barbara proves why she is the best actress. Napayak niya agad ako. Pagkakita pa lang niya kay Sisa. Om Sim, same tayo. Instant na nakakalungkot pag si Barbie ang umiiyak. Alam mo yun. And even Maria Clara, sa totoo lang, sobrang gagaling talaga nila dito. And first time kong nakita yatang umiyak ng todo si Ibarra, last couple of episodes. And napaiyak din ako. So, grabe. Kudos talaga sa lahat ng mga actors sa teleserye na to. And sa mga writers, of course, and the director, Zig Dulay. And guys, I think we are ready for episode 77 for today. And I could not wait to watch this. So without further ado, let's go check this out. Go. Kapagod mo pala. Hindi kita iiwan. Ililigtas kita sa ating dalawa. Mas kailangan mo ng kaligtasan. Umalis ka na. Iligtas mo na sarili mo. Nakita niyo na, Señor Alvarez. Si Ibarra ay isang traidor. Iyong ipagkumpara, magkaparehas ang panulat ng dalawang liham in liba. Kaya sigurado ako na si Crisostomo Ibarra talaga ang may gawa niyan. Huwag niyo silang hahayaan makatakas. Huwag kayong mag-alala, Padre. Napaliligiran na sila ng mga gwardiya sibil. Lahat gawin niyo, basta't hindi sila makatakas ng buhay dito. Ikiramay ako, bata. Naging masaklap ang mundo nating dalawa. Ngunit ikaw, ikaw ay may pagkakataon upang magkaroon ng magandang buhay. Hindi ako na mabuhay. Kinuha nila lahat sa akin. Wala na akong rason. Takang mabuhay pa ako. Kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, gamitin mo yun para lumaban. Hindi ka ligtas rito. Kung nang bahala sa nanay mo, kumulis ka na. Yes.
may tama ka. Sandali. Ano ba nangyari? Hinihintay namin kayo sa libingan. Patakas na kami. Ngunit bigla kami natuntun. Iwan niyo na ako. Hayaan ka namin mamatay dito? Ngunit hindi ko maaaring iwan si Aling Sisa. Sisa! Ate Sisa! Lay, hunahon ka lang. Ano ba nangyayari? Kalmado mo. Ano, wala lang sa'yo lahat to? Hindi mo lang nakikita. Pero nadudurog na ang aking puso. Hindi ito ang oras para magmukbo. Kailangan natin maging alis to at kailangan kitang protekta. Dahil kung pati ikaw ay mawala, baka hindi ko na nalang kayo. May namatan kaming tao. Maari sila yun. Rapido, bago pa sila makatakas. Pwes, mangako ka sa'kin, Fidel. Mangako pang hindi ka mamamatay. Mangako. Asa ka man! Walang titilos! Dito ka lang sa liwit ko, Bilbingkay. Hindi ako tapahid na sakta na kita. Ali? Pablito? Baba mo yan. Kilala ko sila. Anong ginagawa niya rito? Pablito, si Elias. Ikaw ba yan, Pablito? Oo, Elias. Malala ang tama mo. Halika't ibabalik ka na namin sa kabundukan. Hindi! Hindi pa tapos ang aking gawain rito. Di ka namin iiwan dito. Kaya sa lahat, tayo mamatay rito. Hindi ka nga mamamatay, Elias. Bini-bini. Oras ko na. Kaibigan. Hihingi ako sa iyo ng pabor. Laki sa lume. Bakit ka ba nagbibilin? May paparating. Kailangan na natin umalis. Umalis na kayo. Iwan niyo na ako. Ligtas niyo na ang sarili ninyo. Hindi, gagamutin ko pa yung sugat mo. Sige na, buhatin na natin siya, Pablito! Pablito! Bini-bini, tama na. Magiging pabigat lang ako sa pagtakas ninyo. Miss Clay. Kailangan sila pigilan. Mamamatay ako nang hindi nakitang sumilay ang bukang liwayway sa ating bayan. Kita pa sa lubungin ninyo. Huwag limutin ang nagbuhal
dilim ng gabi. Grabe yun. Mensahe din yun para sa atin na huwag nating kalimutan ang mga taong nagbuwis ng buhay nila at yun nga, yung mga nagbuwal sa dilim ng gabi. Yun yung sinasabi ni Elias dito. Napaka-importante ng role ni Elias, no? And willing siyang mag-sacrifice ng buhay niya para sa bayan natin. So, grabe. Sige na. Umahin na kayo. Umahin na kayo. Slow death to para kay Elias. Tumatagas yung dugo niya and mamatay siya ng dahan-dahan. Nakita natin yung rosaryo na yon, yun yung galing kay Ibarra. Parang alam ko nang gagawin niya dito, magpapanggap siya pag namatay siya bilang Ibarra. And pero hindi ko lang alam anong buong plano niya kasi makikilala pa rin siya eh. So, tingnan na lang natin. Pero anyway, ang sinasabi ko lang, napaka-heroic ng sacrifice na ginagawa dito ni Elias. And napaka-importante ng role niya dito. So, isa siya sa mga main na mga character sa teleserye na to and sa libro mismo na Noli Metangere. So, ayun, nasagot kagad yung tanong ko sa isip ko. So, sinunog niya ang katawan niya para makapagpanggap siya effectively as Ibarra. Grabe, no? Taas ng respeto ko kay Elias dito. Caballeros! Investigan todo el bosque! Vamos! 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 Momento. May balita na ho kaya ang papa kay Crisostomo, Dia? Nagtungo na siya doon kanina pang umaga. Kalimitan, ang panaginip ay kabaligtaran. Kaya natitiyak ko naligtas si Crisostomo. Maria. Señor Alvarez. Buenos días. May natagpuan kaming dalawa na bangkay. Sino? Hindi nila matiyak kung sino. Dahil sunog na sunog ang kanilang mga katawan. Matatagpuan namin ito. Sa tabi ng katawan ng isa, at ang sabi ni Kapitan Tiago ay batin niya kung kanina ito. Sa panalangin na kapisa ng ating pag-ibig, mahal ko, mangako ka sa akin na hindi mawawaglit sa iyong tabi ang ating pag-ibig, pati na rin ang rosaryong yan.
Clarita, hindi pa sa'yo yan. Binigay ko ito kay Krisoso mo bago siya pamanikan. At espresanto. Babalikan kita, Maria. Makapaghihintay ka bang uli? Kahit ilang pitong taon pang paulit-ulit, hihintayin kita, Krisoso mo. Kasalit mo kay Kara. Clay? Kumain ka para magkalaman yung sikmura mo. Hanggan. At hindi ako makakakain hanggat hindi ko nalalaman kung nasan si Sir Ibarra. Ilang oras na tayong walang balita sa kanya. Antayin na lang muna natin ang sinapag dito. Ate Lucia, Paulito, ano, may balita na ba? Bumalik kami sa libingan. Hindi maganda ang aming natuklasan. May natagpo ang dalawang sunog na katawan. Hinihina lang ba kasi nasisa, Tedias yun? Ano? Mukhang sinunog ni Ilyas ang kanyang sarili. Ano? Bakit naman niya gagawin yun? Marahil ay para iligaw ang mga otoridad. Para isipin nila na sina Ibarra at Ilyas ang mga sunog na bangkay. Ibig sabihin, hindi pa natatagpuan si Ibarra? Wala pang nakakita sa kanya. Posibleng buhay pa siya. Hindi tayo makatitiyak, Clay. Nasuka lang gubat. Kung buhay pa siya, mahihirapan tayong suyurin ng gubat para lamang makita siya. Pero may posibilidad na buhay siya. Magpaparamdam yun. Magpapakita yun. Clay, kung hanggang ngayon hindi pa nagpaparamdam yun, tanggapin nyo na rin na maaaring ituring na patay si Krisostomo may Ibarra. Utang ng loob magsalita ka. Alam ko ang bigat ng iyong nararamdaman. At mas masakit pa kapag namatayan ka ng mahal sa buhay. Naranasan ko yon. Nang mamatay ang iyong ina, ang pinakamamahal kong si Pia Alba. Yun ang pinakamadiling kong araw sa buhay. Para akong pinagsakloban ng langit at lupa. Gusto kong mamatay. Pero nakahanap ako ng rason para magpatuloy. Ikaw yun, anak. Naniniwala ako na matututunan mo rin balang araw
ang magpatuloy na wala si Crisostomo. Gusto ko siyang makita. Gusto kong makita ang katawan. Anak. Gusto ko siyang makita, Papa. Narinig mo naman ang sinabi ng Alferet, di ba? Sunog na sunog ang katawan. Baka hindi mo kayanin, anak. At hindi mo rin sila makikilala. Kaya mas mabuti pang huwag mo na lang siyang puntahan. Gusto ko siyang makita, Papa. Gusto kong makita si Crisostomo, Papa. Kung sinasabi nila, wala na ang aking hero. Kung sinasabi nila, patay na si Crisostomo, hayaan niyo malamang kung makapagpaalam sa kanya. Ikinalulungkot ko, anak. Pero mas mabuti pang dito ka na lamang. Sabihin niyo sa akin na nakinip lang ako. Sabihin niyo sa akin na binabangot lang ako, Tia. Gisingin niyo ako. Ay, ako mabuhay na wala si Crisostomo. Anak. Grabe, ang kapal ng mukha ng Salvi. Grabe. Nabalitaan ang nangyari ni Clarita. Kami ay lubos na nakikiramay. Kayo'y nakikiramay? Kayo? Kayong pumatay sa aking nobyo. Kayo ang pumaslang sa aking nobyo? Tinrato niyo sana parang ayaw! Tinrato niyo sana parang ayaw! Mangawala kayong puso! Maria Clara, huminahon ka. Isang filibustero si Crisostomo. Isa siyang banta sa gobyerno at simbahan. Kung hindi namin siya napigilan agad, baka kung ano pang kalapastangan ang kanya nagawa. Halagat kayo ng Diyos? Ngunit nais mo kamatayan ng isang tao? Anong klase kayong pari? Maria. Utang na loob! Huwag niyo ako patahimikin! Por favor, ayoko nang tumahimik pa buong buhay ko! Parati ang sinasabihin niya tumahimik! Sumunod, makinig! Paulit-ulit ako sinasabihin ng gano'n! Paulit-ulit niyo ako tinatanggalan ng boses! Pinupusalan! Na halos mapipinako! Pero hindi na ako muli mananahimik pa. Kayo sabihin niyo, Padre. Sabihin niyo. Aminin niyo ang kinalaman niyo sa pagkasira ng buhay ni Crisostomo. Magalita kayo! Saan nang gagaling ang iyong mga paratang, Maria Clara? Alam mo kung sinasabi ko, Padre? Ngayon sabihin niyo dito kung ano ang ginawa ninyo para masira si Crisostomo, para masira kaming dalawa! Maria, gusto na ang ganyang pagtrato mo sa kura. Ako na humihingi ng paumanhin sa inasta ng aking anak, inyong Reverendia. Está bien, Kapitan Tiago. Marahil nagdadalamhati lang talaga ang iyong anak. Hindi ba, Maria? Bueno, iha. Kung nais mo talagang maglabas ng saloobin mo, pahihintulutan kita nang marinig namin ang iyong ama. Wala kang kasingsama! Wala kang kasingsama! Wala kang kasingsama! Anak! Sabi, sukdulan ang pagkademonyo ng Salvi. Alam niyang hindi magagawa ni Maria Clara na sabihin sa harap ni Tiago. Yung abot sa sulat.
Grabe na. Hindi ako matahal. Isang lumura ko siya tao. Wala nang ibang hinangad kundi mapabuti ang bahay ng San Diego. Ginawa na yun. Kahit alam niya marami siya mga kalaban. Pero kayo, kayo ano ba nagawa ninyo? Ano ba nagawa ninyo, pade? Ngayon sabihin niyo sa akin. Sabihin niyo sa akin kung sino ba ang tunay na erehe at filibustero. Kung sino ba ang tunay na makasalanan at dapat mamatay. Clarita! Clarita! Ngayon niya subukang pigilan si Maria Clara. Sumabog na ang bulkan, napuno na ang banga. Sukdula na. So tama lang and napaka-satisfying makita na lumalaban si Maria Clara. Ngayon pa, nasa tingin niya, sa iniisip niya, akala niya patay na ang kanyang nobyo. Padre, ano sinasabi ng aking anak? No, sir. Kapitan, marahil nasiraan na siya ng bait dahil sa pagdadalamhati. Kawawang pobresita. Ipagdadasal ko siya. Sa pangdemonyo, ay nako. Maria, labis-labis ang pag-aalala ko para sa'yo. Ramdam ko kung ano ang nararamdaman mo ngayon. At nais mong paniwala ako kasi nungalingan na yan. Kayang paman. Nabatid ko kung gaano nyo kinasusuklaman ang pinakamamahal ko. Na ngayon ay patay na. Isang erehe at filibustero si Ibarra. Nararapat lang ang sinapit niya. Hindi mo ako mapapaniwala. Kahit paulit-ulit mo pang sabihin yan. Tao pa rin siya. At isa siyang mabuting tao. At inayaan natin siyang mamatay. Panginoon ko, sana'y pinatay niyo na lang din ako. Maria, hindi ka sa eso. Aún tienes una oportunidad para ser feliz. Ituloy mo pa rin ang pagpapakasal kay Linares. Magsimula kang ulit sa piling niya. Maniwala ka sa akin. Makakalimutan mo rin si Ibarra. Pangako yan. No. Nunca me olvidaré de Jesús. Hindi ako magpapakasal lalong-lalo na sa Alfonso Linares na yan. Grabe palaban si Maria Clara. Gusto ko yun. Pero kawawa siya. Hindi ako magpapakasal sa taong nais mo, Padre. Bagus, papasok ako sa kumbento. Marami pa kayong hindi alam, Kapitan Diago, na tila alam na ng karamihan.
pobresitong Santiago alam tungkol sa pan. Clay, saan ka pupunta? Kahanapin ko si Ibarra. Buhay ka, magparamdam ka naman. Magparamdam ka. Sir Ibarra? Kalahati ng episode na to, hindi ako makahinga. Grabe, sobrang intense. Kawawa si Maria Clara, guys. Naiyak na naman ako. Huh, grabe. Hindi ko na naman sasabihin ko, guys. Pero abangan na lang natin yung mga susunod pang magaganap dito. Hindi ko na rin alam kung saan patutungo to. Pero sobrang natutuwa ako na sobrang gising na talaga ang palaban na Maria Clara gawa ng mga pagsubok na dumating sa kanya. Napagtibay siya ng panahon and mga pagsubok na yun. And of course, sa konting pag-ignite lang ni Clay sa pagiging palaban niya. Ngayon tuluyan na siyang hindi nyo mapapatahimik or mabubusalan. Kailangan niya na mag-speak out and that's what she's doing right now. So nakaka-satisfy din kahit papano sa ating mga viewers yan. And yeah, ayun guys, maraming salamat sa panonood together with me. And abangan pa natin ang mga susunod mga episodes. Konting-konti na lang, patawid na tayo sa El Fili. So abangan natin ang pagbabagong anyo yata ni Ibarra. Nakita ko sa trailer. And kung ano pang mangyayari, nakita ko rin na parang ni-rape si Maria Clara dito. Sorry sa spoiler ha, pero nakita nyo rin siguro yun, yung trailer na yun. Parang magtatangkaan na i-rape or na-rape ni Salvi si Maria Clara. Sana lumaban siya or sana may makatulong sa kanya. Kasi di ba, may possibility na maiba yung takbo ng kwento dito. Gawa ng existence ni Clay sa story. So, ayan guys, maraming salamat once again. And I hope to see all of you tomorrow for episode 78 ng Maria Clara at Ibarra. Bye.